So mga kababayan, talagang iiyak na yung mga anti-Marcos na bumibira, no? Na sugod ng sugod, no? Tandaan nyo, eh, nag-file ng petition sa Comelec, nag-file sa Inbank, ngayon sa Supreme Court. Kapwa ay lahat yan ay binasura. Wala na, no? Talagang magsik-iiyakan sila ito at maghahanap na naman sila ng isang butas. So, tuloy natin discussion dyan mga kababayan. Tara, sabayan nyo ako sa discussion natin ito. Bilang pagtalakay natin sa ginawang pagbasura ng Supreme Court sa petition for cancellation at disqualification laban kay President Bongbong Marcos sa kanyang COC. At ngayon yan, sa score na 13-0, ni isang boto, walang nakuha itong mga masasabi natin halang ng mga kaluluwa na wala nang ginawa kundi gambalain itong pamumuno ni President Bongbong Marcos. Tara, sabayan niyo ako sa ating discussion. Huwag niyo kalimutan i-follow, mag-subscribe sa ating page at paki-share na rin ng ating ano. Maraming salamat. Tara. Sabayan niyo ako. All right, so mga kababayan, good news ito patungkol sa yung disqualification case ni Bongbong Marcos na inakyat ng mga anti-Marcos sa Supreme Court. Ninyo matandaan nung nakaraang ano ay binasura ng Comelec, binasura ng Inbank. Ngayon ang pinaka last option kasi ng mga anti-Marcos ay iakyat sa Supreme Court. So ngayon ay good news dahil ang Supreme Court mismo ay nagdesisyon na rin kung saan ay hindi pinaburan itong mga petitioner bagkus ay nilampaso sa boto na 13-0. Imagine mo, na isa hindi wala sila nakakuha ng simpatya sa Comelec. Itong petitioner kasi itong si father, no? Isang dapat ihuwaran itong si Christian Buenafe. Isang ano ito mga kababayan, isang pare. Siya ang nangunguna, no? Siya ang nangunguna nag-file ng petition kay President Bongbong Marcos para i-disqualify itong COC. At kasama niya dito si Bonifacio F. Ilagan, Bonifacio P. Ilagan et al. Nakalagay, Vice Commissioner in Election. Gusto nila kasing ipa walang bisa yung COC ni President Bongbong Marcos. Para sa aking pagkakaalam dyan, ay ang gusto kasi nilang iupo dyan itong si Madam Aureng. So siguro familiar sa inyo yan kung sinong ibig ko sabihin na Madam Aureng. So, yan, no? Sa boto na 13-0 ay hindi man lang sila nakakuha ng isang simpatya diyan sa Supreme Court bagkos ibinasura sila. Sabagay, tingnan mo naman, no? Minahal ng taong bayan itong si President Bongbong Marcos, 31 million, tapos gusto mong tanggalin, tapos ang ipapalit mo itong si Madam Aureng, diba? Diba? So, anong mangyayari sa bansa pag ganun? Pinapairal nyo kasi yung inyong pagiging antay. Sa halip kasi na kayo'y tumulong, kung tumulong na lang sana kayo, kung anong maitulong nyo sa bansa, ang problema kasi, ang ginagawa nyo, instead na tutulong kayo, ang ginawa nyo, gusto nyo mag-divide yung bansa natin. Itong si Christian Buenafe, isa kang pare, no? Naturingan kang pare, na dapat kapayapaan yung ipangaral mo, sa'yo baliktad eh, gusto mong pagkagalit. Alitan ang gusto mo. So, hindi ka matatawag na pare. Dapat alisin na yung pangalan na father. Nakakahiya yan pag ganun eh. Diba? Pare ka. Tapos ang isa kang nangunguna para mismong nanalo na minahal ng 31 million. Isa ka doon sa gustong ipawalang visa yan. Imagine mo. Isa kang pare ha. Pare. Father Christian Buenafe. Napakagandang pangalan pero wala sa ugali. Diba? So, ngayon sa 13-0 ay wala lang, hadlang, no? Imagine mo sa Comelec ay nagkaroon pa ng 1 ha. Eh, sinong bumoto doon na para pabor na ipawalang bisa yung COC ni President Bongbong Marcos? Hindi ba si Rowena Guanzon na ngayon ay nanumpa bilang party list ng P3 PWD na dapat pala ay questionably pa naman yun, dapat siguro habulin din niya na so, sa kakalagay, the petitioner assail the subject resolution of the Commission on Election, Comelec, which dismissed for lack of merit.
petitions against the respondent Ferdinand Bong Marcos kasi wala naman denial of cancellation. Napakarami kasi nilang gustong gagawin sa tinatanda nila mga kababayan eh, no? Denial cancellation ng COC at nandun pa yung ano tinatanda nila, tapos wala na sila talagang option kasi imagine mo nagpay sila cancellation ng COC at disqualify. Kompleto sila eh. Kompleto ricados yung ginawa nilang petition, kompleto ricados, ika nga. Pero alam naman tayo, sino bang matinong utak na Supreme Court nakatiga ng ganyang mga petitioner na kung titingnan mo, wala naman talagang kwenta. Diba? Imagine mo, binasura na yan sa COMELEC eh. Binasura na rin sa Inbank. Ngayon, ang pinakalast option nila ay itong Supreme Court. Ngayon, nag-decision. Salamat naman. Nag-decision kayo bago yung darating na inauguration sa araw ng bukas. Ay salamat dahil na nag-decision ng maaga itong Supreme Court. Ngayon, kung ako lang yung Supreme Court yan, baka isang araw lang ito, i-dismiss ko na ito. Basura ko agad yung petition dahil wala namang kakuntakuintang petition na yan. No? Nagsasayang lang kayo ng papel. No? Nagsasayang lang kayo ng oras. Na tupagin nyo pa yung mga ganyang petition, kitang-kita nyo naman, oh, walang kakwintang-kwinta, walang, kumbaga, basura na, nagdadagdag pa ng basurahan, no? Nagsayang lang nga, ika nga, ng tinta at papel itong mga petitioner at lalo na itong Supreme Court sa pagtanggap nila ng petition na ito, na, ewan ko. Kitang-kita naman natin, inawala talaga. Pero alam naman natin, itong mga tao nito, hindi naman talaga titigil to eh. Naghahanap pa rin yung paraan niya kung ano. Mamaya sasabihin niyo, oh, patay na yung demokrasya dahil hindi kami kinatigan. Yun naman talagang tirada ng mga yan eh. Tingnan mo, gagamitin. Itong nangyaring pagkansila ng, umbaga, yung nangyaring pagbasura sa petition nila na i-disqualify at i-cancel yung COC ni Bongbong Marcos, gagamitin nila ito sa araw ng bukas kasi nagbabadya daw na todo parang full force yung kagawing nilang rally bukas dahil hindi lang isang grupo yung dadagsa dyan. Manghahakot yan mga kababayan. Tama lang yung desisyon ng PNP. Tama yung kudos to Mayor Isko Moreno. Magaling din, no? Dineclare niya na non-working holiday sa araw ng bukas. At good news na rin dahil nagpatupad sila dyan ng gun ban. Ayos yan. Kasi pag may huhuli dyan, talagang iyak na naman niya kung ano naman sasabihin. Tichik ka talaga mabuti yan kasi alam niya, siguro din ni Bongbong Marcos yung pinapairal dyan. Kasi marami talaga nagtatangka dyan sa kanya. Lalo na naglipilipana yung mga anti-Marcos na wala na silang maipuna. Kung ano-ano na lang naisip nilang ibabato dito kay President Bongbong Marcos. Hindi pa nga nakaupo. Kung ano-ano ng mga speculation at mga imagination ang ginagawa nila. Dahil wala silang maibato dito eh. Tapos na yung issue, COC, wala na silang ano, di ba? Wala na. Yung kampo nila ni Marites Carpio, iwan ko lang kung ano na namang hinahanap ng ano, baka mamaya si Carpio naghuhukay na naman ito sa baol. Baka may makita na namang issue patungkol kay President Bongbong Marcos. Yan, alam mo, siya kasi yung naghukay no karan eh. Kahit yung issue ng state tax, si Carpio ata yung naglabas yan una sa media eh. Sinusulan lang itong nanong at lumalabas na itong si Carpio ay bagamat ay abogado, pero nandun na yung sa oring hindi mo alintindihan kung paano nag-graduate na pagka-abogado eh. Medyo ano din kasi. So, yan. Mga kababayan, maraming salamat na. Salamat na lang sa ano, salamat sa Supreme Court. Palapakan natin bago mo tayo mag-end. Short video lang ito, no? Parang pinaka-good news ko lang ito. Kahapon pa sana ito, ngayon ko lang binigyan ng daan itong ano na ito dahil nga medyo inaano hapon din kasi napansin eh. Hindi may ginawa kasi ako kahapon nag-symbol kasi ako ng ano eh. So ngayon ko lang binigyan ng ano nito nakita ko at talagang zero, no? Nakulil at nasunog yung mga petitioner, ika nga. Kasi zero eh. Imagine mo nasa zero kayo na isa. No? Eh samantala itong si Guanzo na naniwala na mayroon talagang nalabag itong si Bongbong Marcos, 'di ba? Ganun pa siya. Eh. May hindi tax evasion, tax evader, mga ganun-ganun, di ba? Yung mga ganito. Ngayon nakaupo, sino ba yung halang yung kaluluwa pala? Sino bang ginawa niya? Ang sabi kasi ni Congressman Margolita ay dapat makakuha ng 4 na boto. Yung nakukuha daw ni Guanzon ay 3 lamang. So hindi pwede bigyan ng ano.
Eh, paano nangyari yan? Yeah? Paano nangyari na numpa? Eh, hindi naman pala. So, dapat talaga balasahin itong COMELEC. Yeah? Babalasahin talaga, ayusin talaga yung sistema. Huh? Ay, nako. So, yan. Good news. At maraming salamat dahil nanaig yung katotohanan sa kasamaan. Di ba? Tingnan natin kung ano namang iiyak na iiyak. Iiyak na naman itong mga ano na ito, mga kabayan, mga petitioner na ito. So, hanggang dyan na lang. At kita-kits tayo next video, mga kababayan. So, maraming salamat and good morning.